sabi mo? Ang sabi ko, dito na siya titira. Siya nga pala si Agatha. Eh, sino yan? Siya ang taong nagligtas sa akin. Malaki utang na loob ko sa kanya. Eh, ano ngayon? At sino nagsabing pwede kang magpatira dito ng sino-sino? Bakit? Eh, sino ka naman para pigilan ako? Hindi rin naman ikaw may-ari ng bahay na to. At saan mo patutulugin yung babaeng yan? Sa kwarto natin? Oo. Kaya ikaw, maghanap ka na ng matutulugan mo. Hindi ako papayag. Maawa na po kayo sa akin. Wala na po akong ibang matutuluyan. Kahit gawin niyo na lang po akong katulong, kahit walang sweldo, magkaroon lang ako ng masisulungan. Bahala na kayo. Papa, kung sabihin sa akin pumapayag ka. Oo. Kaya maghanap ka na ng ibang matutulugan. Salamat po. Pablo, pasensya ka na. Salamat. Sinaway mo na yung tsong mo, tsaka yung nanay mo nang dahil lang sa akin. Wala yun. Ano naman kasi, ayoko pa talaga bumalik sa amin. Nalulungkot ako doon. Bakit ano naman nangyari? Nag-away kasi ang Tito Lourdes at ang lolo. Wow. Bagong-bago yan, Bernadette, ha? Nalaman kasi ni Tito Lourdes na hindi pala siya tunay na anak ni lolo. Eh, kinin mo siya, anak? Anak siya si ibang lalaki ng lola ko. Eh, di hindi rin niya kilala tatay niya? Hindi. Pareho pala kami. Eh, kahit ako, hindi ko rin kilala tatay ko. Kaya siguro naiintindihan ko yung nararamdaman niya. Buong buhay niya, inapis siya ng lolo ko. Tapos bigla niya nalang malalaman na hindi pala siya tunay na anak. Sobrang nasasaktan nga ang Tito Lourdes eh. Gusto ko siyang tulungan pero galit naman siya sa akin. Ayoko siyang nakikitang nahihirapin eh, pero hindi ko na alam nang gagawin ko. Madali lang yan, alam ko na. Pumunta ka sa harap niya, mag song and dance number ka. Yun lang yun, parang kailangan sa dalawa, tatlo, ang tatay mong kalbo. Apat, lima, anim. Alam mo Pablo, sira ka talaga, no? Eh, siyempre. Oh, sige nga, ikaw. Ikaw, gawin mo yan kay Tito Lourdes, ha? Sa harapan niya, ha? Eh, naman, pinapatawa lang kita, eh. Pero alam mo, buti na lang at nandiyan ka. Kahit sobrang malungkot ako, napapatawa mo talaga ako, eh. Salamat, ha? Okay lang yan. Palagi naman nandito, eh. Kasi, love kita. Oo nga pala. Buti ako yung pinuntahan mo. Eh, kadalasan si Bambo yung tinatakbuhan mo, eh. Oo nga, no? Bakit kaya ikaw ang pinuntahan ko at hindi si Lorenzo? Baka kasi, love mo na ako. Baka ba? Shhh! Halika na nga! O, tara, tad na kata. Duman muna tayo ng simbahan, ha? Sige na, tara. Salamat, to. Sige po. Father, mahiwaga po talaga pagkatao ni Bernadette, ano? Bakit naman? Kasi po, nung dumating siya, biglang nagulo yung buhay ng tao, lalo na yung kay Aling Lourdes. Tapos sinasabi pa niya na anak siya ni Aling Lucia. Tapos napansin natin na malapit siya sa madre. Tapos biglang kilala niya pala si Imang. Tapos ngayon sinasabi niya siya si Imang. Ano mo talaga pagkatao ni Bernadette? Alam mo, Lorenzo, alam ko na kung bakit ka payat. Eh, bakit naman po? Kasi, ang dami mong tanong. Ang dami mong iniisip. Malakas magpapayat ng stress. Alam mo ba yun? Kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala po kayo mataba kasi wala kayong iniisip. Lorenzo, teko, niloloko mo, ha? Eh, alam ba na nanay mo ginagawa sa'yo ng tiyuhin mo? Opo. Oh, hindi ka ba niya pinagtatanggol?
Hindi ko naman po kaano-ano nanay ko eh. Paano nangyari yun? Ampun din po ako ng nanay ko. Asan yung tunay mong mga magulang? Sa pagkakaalam ko po, kinuha ko ng tatay ko sa nanay ko. Tapos, namatay yung tatay ko, kaya naipaampun ako. Kawawa ka naman pala talaga eh. Ka na maghugas. Akala ko ba masakit ang paa mo? Oo nga po, pero okay lang naman po eh. Hayaan mo na yung mga katulong ang maghugas ng ano, ng mga pinggan. Para makapagpahinga ka. Eh, konti lang naman po. Kaya dapat kayo na lang po magpahinga. Ah, sige. Pagkatapos mo dito, pumalik ka sa taas, tapos yung pangatlong kwarto sa kaliwa, doon ka pumunta, ha? Sige po. Sige. Salamat po. O, teka muna. Ba't tayo napunta rito? Nandito si Lourdes. At saka kasi nga may peligro. Uy! Nandito si Martin. Yan! Yan mismo ang peligro. Oh. Ay, Madeline. Sino naman yung babaeng lumalapit na yan?